Yo, magandang gabi! Yo, nandito tayo ngayon para ipaliwanag ko yung kung sinong panalo para sa akin dun sa J-Block versus Mott. Kasi gumawa ako ng video reaction. Kaka-upload ko lang kagabi nung video reaction. Bali, may mga comment kasi ron na hindi ko raw sinabi kung sinong nanalo. Gusto ko lang din talagang himayin yung mga bara nila ron kung para sa akin kung gaano ba kalakas yung bawat palitan nila. Hindi ko talaga ano kung sinong panalo sa akin, pero dahil gusto nyo malaman kung sinong nanalo para sa akin dun sa laban nila, J-Block versus Mott, masyadong controversial, tsaka talagang parehas silang malakas. Hindi natin kasi masabi kung gaano ba kalakas si Mott din nung live o kung gaano ba kalakas si J-Block nung live. Pero kasi sa video na panood ko na kumpara sa akin, sa sulat si Mott ang panalo. Sa sulat. Pero kung performance, pakiramdam ko sobrang galing ni J-Block doon, lalo siguro nung live dahil yung talagang yung stage ginamit niya. Kasi ang flip top kasi, stage. Kumbaga hindi pwedeng masabi mo lang yung mga sulat mo. Kailangan ipakita mo rin doon na talagang malakas ka, dahil kailangan yung dala mong sulat, maipakita mo sa body language mo, magamit mo yung stage ng buo. At pakiramdam ko yun yung nilamang ni J-Block kay Mott nung gabi na yun. Dahil talagang ginamit ni J-Block yung buong stage na yun, inangkin niya, na parang, tangina, ako hari dito sa stage ngayon, parang ganun. At yun, siguro yung sinasabi nila na kung bakit para sa kanila panalo si J-Block nung gabi na yun dahil sa live, dahil sa performance ni J-Block, sobrang lakas nun. Pero kung sa sulat na rektang bara para sa kalaban kay Mott yun. At para sa akin, kung sinong panalo, si Mott para sa akin. Kasi bilang artist kasi, meron kasi tayong dalawang pagpipilian. Pwedeng magpe-perform ka para sa mga tao. Kung gusto mo kasi, pakiramdam ko, ganun ginawa ni J-Block eh. Parang sinet niya yung game para ipakita sa mga tao na tangina, gugulpiin ko tong champion nyo. Champion ng Manila, gugulpiin ko to. Parang yung kasi yung sinet niya sa game na yon. Parang performance of the night, gagawin ko. Parang ganun. Pero kasi kay Mott, parang pumunta si Mott sa event na yon para durugin si J-Block lang mismo. Parang yun kasi yun eh. Parang yung dalang bara tsaka bomba ni Mott para kay J-Block lang. Direktang punto, walang kung sino-sinong dinamay, para kay J-Block lang. Alam mo yun, parang tinarget siya sa ulo. Tapos ang ginawa kasi ni J-Block, parang ang daming pinatamaan ni J-Block kay Mott. Pero kung battle wise, sulat, talagang Mott ako ron. Kaya para sa akin, ang nanalo dun sa laban na yun si Mott. Pero shoutout pa rin kay J-Block, yung performance niya ron sobrang lakas nun, alam natin yun. Kahit sa video, malakas si J-Block. Pero kung sa sulatan, syempre, ako bilang, kung ako magiging judges doon, tulad nga nung paliwanag ni Target, hindi siya bumasi sa crowd. Doon siya sa sulat ng Battle MC. Kaya para sa akin, kay Mott yun. At para sa tao, syempre, panalo si J-Block nung gabi na yun. Kaya, yun. Para sa akin, Mott ako doon. At congrats sa kanilang dalawa. Yun, sa mga nagtatanong kung sinong panalo, Mott ako ron. Kaya sa mga susunod na review ko, yan yung sasabihin ko kung sino yung nanalo. At kung controversial, kung yung pinagsasabi nila na tabla daw, doon sasabihin ko, ito kasi kagabi nakalimutan kong gawin. Pero kasi nag-enjoy lang ako sa battle, eh. Gusto ko lang himayin kung gaano ba kalalakas yung mga linya nila. Pero yun yung opinion ko. Para sa tao, panalo si J-Block, pero para sa mga judges, Mott yun. At kung judges ako, Mott ako dun. Ayun, maraming salamat mga pare ko. At syempre, subscribe kayo dito sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga ilalabas kong music, video reaction, at vlog. At syempre yun, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli, peace out!